Nasunog ang bahagi ng isang pabrika ng pintura sa Barangay San Miguel sa Pasig City. Ayon sa Pasig City Fire Station, nagsimula ang apoy mag-ala 1:30 na hapon bago tuluyang naapula matapos ang nasa 20 minuto. Batay sa ulat ng Super Radio DZWB, walang naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Patuloy ang investigasyon sa sanhi nito at kabuang halaga ng pinsala. Magandang hapon po. Mga kapuso, ingat po sa pagmamaneho, lalo na sa pagmamotor. Sa Batangas, isang rider ang nabagok nang bumagsak habang nagmamaneho. Walang suot na helmet ang rider na hinihinalang nakainom. Nakatutok si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mag-isa lang ang motorsiklong ito habang tila mabilis na tumatakbo sa Lipa-Ibaan Road sa Lipa, Batangas. May mga puntong tila pa gewang-gewang na siya. Kalaunan, makikita sa kuha ng CCTV na gumilid na sa gutter ang motorsiklo hanggang tuluyang natumba. Ang lalaking rider nito bumagsak sa bangketa. Dinala sa ospital ang rider na edad 38. Pero pumanaw siya kalaunan. Batay sa impormasyong nakuha ng pulisya, matindi ang pagkakabagok ng biktima na wala ring suot na helmet nang madisgrasya. Ayon sa pulisya, ang biktima ay nakipagkita sa isang kaibigan at pauwi na noon. Actually, kung titingnan natin ma'am, so since parang nakainom na rin siya and accordingly din sa mga kamag-anak ng biktima is pumunta din sa kanyang best friend kasi bihira ata silang magkita. And then, hindi naman nga daw mawawala na may konting inuman. Baka siguro nakatulog or sa dala ng kalasingan, medyo hindi na niya makontrol yung kanyang motorsiklo. Nakatakdang isailalim sa autopsy ang labi ng lalaking rider. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuha na ng pahayag ang pamilya ng biktima. Paalala ng pulisya sa mga motorista. Unang-una po, lagi dapat tayong magsuot ng helmet. And pangalawa po, pag tayo po ay nakainom, hanggat maaari po, wag na tayong magmotorsiklo. And kung talagang kinakailangan, magpahatid na lang dun sa mga kakilala natin o mga kasamahan natin na hindi pa nakainom. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Denise Abante, nakatutok 24 oras. Kabi-kabila na naman ang sunog na naganap sa magdamag sa Metro Manila. Sa isang insidente ng sunog, may PWD na nakulong sa apoy at nasawi. Tinutukan niya ni Jomar Apresto. Isang fire volunteer at isang residente ang nagtamo ng mga paso matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Bagong Buhay Street, Barangay Santo Niño, Quezon City, kaninang umaga. Ang residente ang nagtamo ng minor burns, inilikas ang sasakyan para hindi madamay sa sunog. 5 bahay ang natupok ng apoy at 6 na pamilya ang nawalan ng tirahan. Pasado alas 7 ng umaga, naapula ang apoy. Nasa 30 pamilya naman ang nawalan ng tirahan matapos pang sunog sa Barangay Plainview sa Mandaluyong City. Pasado alas 5 ng madaling araw kanina. Umabot sa 2 alarma ang sunog at naapula makalipas ang halos isang oras. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, aabot sa 12 bahay ang tinupok. Ayon sa BFP, naging hamon sa kanilang pag-apula ang mga masikip na eskinita at mga nakalaylay na kable. Itong isa kong anak, Mama, lumabas ka na, huwag ka na mag-ano dyan. Kinuha ko yung ibang importante. Ang pera ko nagkakalat-kalat, kahit isa wala akong nakuha. Isang nakakatandang PWD naman ang natrap at nasawi sa sunog mag-alas 10 kagabi sa Sitio Kabantuan, Gente de Leon sa Valenzuela City. Naiwang mag-isa sa bahay ang biktima habang ang mga anak nito ay nasa labas. Ayon sa mga kapitbahay, nadinig pa raw nilang sumisigaw at humihingi ng saklolo ang biktima, tumanggi magbigay ng panayam ang mga kaanak ng biktima. Gawa sa kongkreto ang mga nasunog na bahay pero eskinita ang daanan sa lugar, kaya hindi makapasok ang mga pamatay sunog. Kalahating oras tumagal ang sunog sa kagandahan Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Pero aabot sa 10 bahay ang natupok sa sunog pasado alas 3 Biyernes ng hapon. Pinimbestigahan na ng BFP-NCR ang mga naganap sa sunog. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto, nakatutok 24 oras. Mahigit 1,500 student visa ang hiningi ng isang universidad sa Cagayan para sa mga estudyanteng Chino ayon sa Bureau of Immigration. Pero ayon sa universidad, wala raw kahinahinala rito. Nakatutok si Mariz Umali.
Sa gitna ng mga question sa pagtaas umano ng bilang ng mga Chinese nationals na nag-aaral sa lalawigan ng Cagayan, sinabi ng Bureau of Immigration na batay sa kanilang record, mahigit 1,500 ang Chinese students na inisyuhan nila ng student visa noong taong 2023 sa Cagayan. Lahat sila para sa St. Paul University Philippines o SPUP. Kinumpirma ito ng SPUP na may college at graduate student population na tinatayang 5,000 hanggang 7,000 kumpara sa hininga nila ng student visa na 1,500. Pero wala raw kahinahinala sa mga estudyanteng ito. When we applied for the student visa conversion, I'm very sure that our Bureau of Immigration also has a way of determining kung merong derogatory record ang isang foreign national applying for a student visa. Mm-hmm. And so far, wala naman tayong na-receive na notification from the Bureau of Immigration, from the Philippine National Police, from the Armed Forces of the Philippines. Pero sa ngayon, 486 pa lang daw ang naka-enroll na Chinese national sa universidad. Ang iba, naghihintay pa ng enrollment. Dagdag ng SPUP, kadalasan pagkatapos gumraduate ng mga estudyante nilang Chino, bumabalik na rin sila agad sa kanilang bansa at nagtuturo na sa mga partner school doon ng SPUP. Ang Cagayan ang isa sa mga lalawigan sa Pilipinas na pinakamalapit sa Taiwan na may tensyon ngayon sa China. Si Senador Ronald Bato de la Rosa sinabing mainam na magsagawa ng whole of government probe sa posibleng motibo sa pagdami ng mga Chinese sa Cagayan. Pero ayon sa SPUP, walang kakaiba sa pagpunta sa kanila ng Chinese students. Since 2002, we were already accredited or recognized by the Chinese Ministry of Education to offer education to the Chinese nationals. Mm-hmm. That's why they come to SPUP. Kahit nung wala pa namang EDSA sites dito sa Cagayan or sa buong Pilipinas, we already had Chinese students enrolled in the undergraduate programs in 2006, 2007 to hanggang 2011. Sa joint statement ng concerned private higher education institutions in Cagayan, ipinahayag nila ang enrollment ng mga banyagang estudyante sa Cagayan ay patunay ng commitment nila sa diversity, inclusivity at pagrespeto sa karapatang pantao. Wala rin daw basehan at nakakasakit ang alegasyong nagdudulot ng banta sa pambansang seguridad ang presensya ng mga Chinese students sa mga universidad sa lalawigan. Sabi naman ng Bureau of Immigration, hindi po natin maaalis yan dahil that's also part of national security. Meron po mga ahensya ng gobyerno na in charge saan upang tingnan po yung mga areas of concern, halimbawa, or mga numero po ng mga foreign national na maaari maging cause for concern sa national security. Nilinaw ng Bureau of Immigration na kompleto ang papeles at documentation ng lahat ng estudyanteng Chinese na naka-enroll ngayon sa Cagayan. Pero oras daw na may makita mga otoridad na illegal silang ginagawa sa bansa, ay agad naman nilang sisimulan ang deportation process sa mga ito at posible ring maisama na rin sa blacklist. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Horas. May posibleng dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, may rollback na 80 sentimo hanggang piso sa kada litro ng diesel. Pero may dagdag na hanggang 60 sentimo sa kada litro ng gasolina. Nauna nang sinabi ng Energy Department na ang mga paggalaw sa presyo ng petrolyo ay dahil pa rin sa tensyon sa Middle East at sa di inaasahang pagtapyas ng fuel demand sa China at Amerika. Nagkaroon ng tatlong phreatic eruptions o pagbuga ng usok ang Bulkan Taal kaninang umaga. Sa tala ng FIVOC, sumabot hanggang 350 metro ang taas ang ibinuga nitong usok. 8:50 a.m. nangyari ang unang phreatic eruption na sinundan ng isa pa, bandang 9:09 a.m. at 11:02 a.m. Ayon sa FIVOC, walang kasamang magma sa phreatic eruption ng bulkan. Pero posibleng magkaroon pa raw ng mga susunod na pagbuga ng usok. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkan Taal. Bawal pa rin ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa crater nito. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.